Good morning mga kaplantita and welcome back again sa aking YouTube channel. In today's video ay samahan nyo ako at ipapakita ko naman sa inyo guys ang aking mga koleksyon ng Syngonium. Hindi sila rare, common lang guys yung mga koleksyon ko ng Syngonium. At ipapa-ID ko na din sa inyo guys kasi hindi ko sila halos lahat kilala. So tara, ipapakita ko na sa inyo isa-isa. Ito guys, yung unang Syngonium na ipapakita ko sa inyo. Ayan siya. Dwarf lang siya at ayan yung kulay ng dahon niya. Napaka-lush na niya kasi mag-iisang taong mahigit na yan sa akin. Marami na din akong napropagate niyan at ayan na siya, napaka-lush. Next naman guys, ito, ipapa-ID ko din sa inyo kasi hindi ko alam ang ID niya. Hindi ko sure kung siya yung Maria Syngonium, ganyan. Ayan naman yung dahon niya. Medyo nagpipink ng onte. Ayan, pag bagong buka, ganyan siya. Ganyan yung kulay niya. And then, katagalan guys, ay nagiging dark green yung kulay niya. Or nagiging green, hindi naman dark. So, ayan, pa-ID na lang ako guys. Next naman ay itong malalaki yung dahon na Syngonium. Pink siya guys pag bagong buka din. At medyo kulot-kulot yung pagkadahon niya at malalapad. Medyo makapal din. At nagda-dark green din siya kapag tumagal na, kapag old na yung dahon niya or matured na. So, ayan siya pag bagong buka. Napakaganda niya, pink na pink. And then, ito naman guys yung isa. Ipapa-ID ko din sa inyo kasi hindi ko rin siya kilala. Plain green lang siya guys at manipis lang yung mga dahon niya. Ayan siya. Napakakinis ng dahon niya. Ipapakita ko sa inyo guys ng maayos para ma-identify nyo kung ano yung ID niya. Kasi guys, napaka malituhin ako pagdating sa ID. So, ayan yung itsura niya. Pa-ID na lang ako kung alam nyo. Next naman ay itong ating Syngonium na ito. Ayan, kagaya lang din siya nung isa pero meron siyang mga white-white sa dahon niya. Yung isa kanina ay plain green lang. Ito naman ay may mga puti na guhit-guhit. Ayan. Napaka-lush na din ito. Matagal na to sa akin guys. Ito yung kauna-unahan kong Syngonium pala. Ayan. Maraming na din akong nakuha dyang cuttings at na-reach na uli niya yung pole na inilagay natin. Kaya pwede na rin ulit tayong mag-propagate. So, ayan. Pa-ID na lang guys. Next naman, ito kilala ko siya. Ito yung kahuli-hulihang Syngonium na na-acquire ko. Siya si Godzilla Syngonium. Ayan. Ayan yung dahon niya. Hindi siya kagaya ng mga ibang Syngonium, nakaraniwang dahon na nakabuka. Siya ay nakayupi at medyo kulot-kulot din. And then, yan yung kulay ng dahon niya. Parang variegated. Ayan. Napakaganda niya. Kakaiba. Next naman ay itong aking Syngonium albo. Napakaganda guys ng variegation ng dahon niya. Ayan. Napaka-perfect. Naglabas lang siya ng magkasunod na full moon. Siguro dahil kulang siya sa sunlight and then may nalusaw na isang dahon. Ayan. Maganda naman siya guys. Hindi palang gaanong lush. So ayan. Pakaganda diba? Ito yung favorite ko sa lahat ng Syngonium ko. Next naman ay itong aking Syngonium Wellandii. Pakorek na lang guys kung tama ba or mali yung aking pagka-ID. Ganito guys yung itsura ng dahon niya kapag maliit pa. And then katagalan guys pag nag-matured, ayan, parang nagiging tatlo or nagkakatenga siya. And then lumiliit na yung line niya ng silver sa gitna. Ito na guys yung last. 8 lang guys yung aking Syngonium at sana ay madagdagan pa. So, ayan guys. So, meron pa naman tayo guys oras. Bibigyan ko muna kayo ng ilang care tips. Yung mga care tips guys na ibibigay ko ay base lamang sa aking karanasan sa pag-aalaga guys ng mga Syngoniums. Unang-una guys ay kailangan ay mayroong coco pole ang inyong mga Syngoniums kasi ang mga Syngoniums halos lahat sila ay nagapang. So, kailangan nila ng magagapangan kahit hindi coco pole, kahit stick lang, basta may magapangan sila or idikit nyo nga lang sila guys sa mga puno, pwede nang dun sila gumapang. Mas lalaki guys yung kanilang mga dahon kapag may kinakapitan sila. And next naman guys, ayan, sa pagdidilig, syempre kapag gantong maulan, hindi na ako nagdidilig. Pero kapag naman yung inyong mga halaman ay nasa loob ng mga patio nyo,
merong shade. Diligan nyo sila siguro kapag tuyong-tuyo na yung potting mix kasi masiselan din guys yung ating mga syngonium na kapag sila ay na overwater ay malulusaw sila. Lalo guys kapag elbow or yung syngonium elbow natin, yung mga may variegation na syngonium, huwag nyo silang didiligan araw-araw lalo ngayon guys at maulan. And yung sun exposure naman sa kanila siguro ay depende rin kung ang inyong mga syngonium ay matatagal na or mga matured na. Kasi itong aking mga syngonium dito guys sa may gilid, ayan, sa may entrance ko, ay ulanin at arawin sila dyan. Okay na okay sa kanila, hindi sila nasusunugan ng dahon. At palagi silang nauulanan ngayon, hindi ko na sila dinidilig. Hinahayaan kong yung ulan na lang yung magdilig sa kanya at mas nag-lush yung aking mga syngonium dyan sa labas. At mas lumaki yung mga dahon nila kasi gustong gusto nila yun. Halos lahat naman ng halaman ay gusto ng rainwater, kaya yan, pinabayaan ko na lang dyan. Matatanda na naman na yan, yung mga syngonium ko. At saka mga common lang naman guys yung mga syngonium ko, kaya hindi sila alagain. Next naman ay ang location na paglalagyan nyo sa kanila. Kailangan guys ay maliwanag syempre, at saka mahangin. And syempre kailangan napapasukan sila ng sunlight, or natatamaan sila ng sunlight kahit at least 1 to 2 hours ay kailangan ng mga syngonium natin ng araw. Lalo guys yung mga variegated or yung elbow natin or yung mga pink splash, para lumabas guys yung kanilang kulay ay kailangan din nila ng sunlight. So yun lang guys yung mga ilang care tips na mai-share ko sa inyo. Sana guys ay may natutunan kayo ngayong araw na ito at nag-enjoy kayo. Thank you for watching. Ingat kayo palagi. Don't forget to subscribe and click the notification bell then para updated pa rin kayo sa mga bago kong i-upload na video. Thank you guys and see you again on my next video. Bye!